Sa iba pang balita, pasado alas 11 kagabi nang maramdaman sa ilang lugar sa Japan ang 7.3 magnitude na lindol. Ibinahagi naman ng ilang Pinoy ang naranasan nilang pagyanig. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita! Alas 11.36 nang maranasan ng 7.3 magnitude earthquake sa bansang Japan kagabi. Ayon sa Meteorological Agency, sa Fukushima region ang naging epicenter ng lindol. Sa bidyong ito ng isang Pinoy sa Japan, makikita ang paggalaw ng ilang mga kagamitan sa loob ng bahay. Maririnig din ang tila nagbabagsak ang gamit at nababasag na salamin. Sa video naman na kuha ni Bojo Obligasyon, makikita ang malakas na paggalaw sa kanyang pinagtatrabahuan sa Japan. Actually, patapos na yung nakunan ko, patapos na kasi di kami makatayo sa lakas. So hindi ko nakunan yung pinaka-actual na talagang tumahagis na yung mga tubig, mga bagsak ng mga bote. Medyo late na nung nakunan ko, kaya ganun pa siya. Mahaba kasi talaga. Nanginginig naman sa takot si Christine Iguchi habang ikinikwento ang naging karanasan nito sa lindol. Aniya, isang maliit na mesa ang naging sanggalang nito sa posibleng pagbagsak ng mga gamit kasama ng kanyang anak. Actually, twice po siya lumindol. Yung una, mahina lang. So, kalmado lang kami kasi almost naman every month talaga nalindol dito. Pero mahina lang. So, wala lang sa amin. Pero yung after like 10 seconds, biglang gumano na talaga. Super lakas. Kwento naman ni Jennifer, sa umpisa tila umano ordinaryong pagyanig lang ang nararanasan. Subalit, hindi nito alam na may lakas pang paglindol silang mararanasan. Kadalasan po pag lumilindol dito, parang normal lang. Eh, biglang lumakas. Kapag dito ka po talaga nakatira sa Japan, parang maano na lang normal. Eh, pag ano na, pag malakas, iba na. Bababa ka na po. Naglabas na ang weather agency ng 1-meter tsunami warning para sa 2 prefectures. At inawagan ng pansin ang mga residenteng lumayo sa baybayin. Mahigit sa 2 milyong households naman ang naiulat na nawala ng kuryente. March 11, 2011, 11 taon ang nakalipas sa kaparehas na buwan, niyanig din ang 8.3 na lindol sa Japan kung saan bilyong halaga ang naging pinsala. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alan Manansala, humahataw!